Hello everyone! Today, I just got my letter of approval from USCIS regarding my green card. So, siguro today is the best time para sabihin ko sa inyo or i-share kung anong mga dinala ko nung green card interview. Share ko lang para sa inyo guys that my green card interview was rescheduled because of the inclement weather. So, supposedly it was Feb 18, 2021. Pero, na-move nga, so naging March 18, 2021. And take note guys, pumunta kami ng USCIS despite dun sa inclement weather na yun. Good morning everyone! Today is Feb 18, 2021 and we're getting ready for our green card interview. Medyo malakas yung ulan ngayon pero first tayo, go! Today is February 18, 2021. Today we're here in USCIS. Tingnan natin. Sana maging okay. Ito na guys, yung approval letter ko. So, natanggap ko na. So, antayin na lang natin yung green card. So, ito guys yung dala-dala naming bag. Yan pa, meron kami extracted from Facebook post pero hindi naman kailangan. Yung sa Philippines, meron kami mga pictures. Ginawa ko yan. And then yung sa Singapore and Malaysia. Ayan. And then yung finally, yung sa USA. Ayan. Kaso hindi na hinanap kasi enough na nga daw yung pinasa namin sa kanila before. Separate din akong folder ng supporting documents. So, ito nga yun. Doon pala sa marireceive nating invitation letter regarding the interview, nakalagay doon kung ano yung mga dadalhin mo. Nakalagay din doon kung saan ka interviewin at kung kailan, kung anong araw. Since marriage base nga yung akin, so kailangan kasama mo yung spouse mo. So, sinamahan ako ni Mike noon. Then, nakalagay pa rito, kailangan magdala ka ng identification card, kailangan magdala ka ng medical unless already submitted, yung mga federal income tax return, letter ng employer, and then yung sponsorship evidence, saka yung mga co-sponsor. Tapos, nakalagay din doon na kung merong mga EAD, yung mga ganon, yung mga binigay sa yung mga cards ng US, so kailangan dalhin mo siya. Eh ako nung time na yun, wala pa ako nung EAD, yung Employment Authorization document. So pumunta lang kami, di naman siya hinanap. Then, birth certificate ko yun, kailangan din yun. Tapos yung certified true copy ng marriage, nakalagay actually siya lahat dun sa notice na binigay nila. Then, yung supporting evidence nga ng relationship. Ito yung dinala ko, tapos nakalagay dito yung medical ko, siya hinanap. Tapos, ayun nga, yung sa bank statement nga, kasi before nung nagpasa kami, meron na kaming joint bank account. So, kung gusto nyong magpagawa nung ganun, yung joint bank account, pwede sa, sa Bank of America, kahit na wala kang SS number, they will allow. Tapos, ayun nga, nakakuha na ako nun, so naipasa na namin yun. Tapos nakalagay lang din dito na lahat ng original kailangan ipa-photocopy kasi baka kuhain nila. Pero actually, lahat ng dinala ko, wala silang kinuha. So, ayun guys, hopefully, nakatulong yung mga sinabi ko at sana yung mga nag-a-apply, maging approve lang. Be positive, makukuha lang din niya yan. Makukuha din niya yan at pray kasi tutulungan niya kayo lagi. So, ayun guys, bye!